Mga kapuso, isang engranding party ang isinagawa ng organisasyon ang pangalan ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS para po sa mga alaga nilang aso. Agaw eksena ang kasuotan ng mga aso, social din ang kanilang pagkain. Yan ang tinutukan ni Cedric Castillo. Red carpet treatment ang sumalubong sa mga canine pets at diamond paws sa Mall of Asia nitong Sabado. Hindi lang mga pet owner ang galante ang suot, pati mga alagang aso, pabundahan din. May naka-costume ng kikay, Hollywood star. Ang mga asong ito, nakasakay pa sa stroller. At para naman hindi maabala ang owner nito, may nakasuot na ng diaper. Pets are being considered part of the family. They're no longer parang aso lang siya or bantay. Agaw eksena ang ilang Pinoy celebrities, pero star of the night pa rin ang kanilang mga alaga. Pati yung t-shirt niya, ayan o. Three stars na nasa. Yan ang team nila, medyo funky and happy colors. Si Kathleen, binihisa ng denim jeans si Nico para termo raw sila. Gusto ko naka-jeans eh. Yeah, termo kami lagi. Ang asong si Spot naman, inimpluensyahan ng owner niyang si Mary. Kung fine dining ng gabing ito para sa mga pet owner, social din ang menu ng mga pets. Pero ang main attraction ng party, si Diana at ang mga kabarkada niya. Natagpuan si Diana sa isang manhole noong isang taon, halos walang buhay. Napabayaan din sa kalsada ang ilan sa mga asong ito. Pero sa tulong ng PAWS volunteers, masigla na sila ng irampa sa stage. Katumbas ng 10% ng populasyon ng tao ang dami ng aso sa buong mundo. Pero halos 7 sa bawat 10 sa mga ito, palaboy. Malaki na yung awareness ng mga tao about animal rights. Kasi kung iisipin mo, dati-dati, mga 50 years ago, pag may kinakatay na aso, wala man lang maririnig na kahit ano sa ibang tao. Ayon sa PAWS, kung tayo nga may pagkakataong mabuhay na maginhawa, dapat ganun din ang mga alaga natin. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Horas.